Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Magandang thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. Oh, kamusta po kayong lahat dyan, mga kaibigan? Yung mga nakamonitor po sa atin, pwede po kayong mag-text ano, para mabati ko kayo. At don't forget to like and share. Share nyo po yung ating programa para yung mga kaibigan ninyo mapanood itong ating programa. Malaman nila na meron palang for your information dito po sa Broad Stream Cast Communicators. Good morning! Sa aking mga kasama sa Broad Stream Cast Communicators, kay Brother Mara Rodriguez at kay kaibigang Selbaisa. Oh, magaling yan si Selbaisa, tsaka si Tony Salaw, tsaka si Ben Paipon. Ako, Diyos Maros, lahat kami dito. Ha? Magagaling kami kasi wala kaming sakit. Oh. Diyos Mar Yosef na buhay ito, excuse me. Bueno, umpisa po ngayon ang unang araw ng Ber. September, October, November, December. Apat na buwan ng pagpe-prepara at pagsalubong sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At huwag natin kakalimutan, ano, araw ho ngayon ng Merkules, Wednesday, baklaran, baklaran po, at Novena Day, first Novena, ng September, A1, tingnan nyo, September 1, first Novena. Kaya, yan ang huwag natin tatanggalin, ano, yung manalangin, ibigay ang ating sampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo para hindi tayo maligaw. So, Pasko na, sinta ko. Meron kayang pambili ng parol si nanay, si tatay. Yung mga kababayan kaya natin na may hirap makakabili ng kanilang mga panyo pang Noche Buena at yung pagsalubong sa bagong taon. At malapit-lapit na. Diyos Mar Yosef, mga kaibigan. Yan ang hirap Yan ang hirap. Kung nagtataas ng presyo ang mga bilihin. Bare months, nag-umpisa ang taasan, ang pagtataas ng mga bilihin. Bukod sa mga bilihin, tataas din ang petrolyo natin, ang gasolina, ang diesel, ang LPG. Kaya bumili na kayo ng mga uling tsaka kahoy para kung hindi natin kayang bumili. Kahapon bumili ako yung Solane, nako Diyos Mar Yosef, 878, Diyos Mar Yosef na buhay ito. Nung isang araw, naubusan ako ng gas Naubusan ako ng... JJ! Akala ko si JJ. Si Carlos Bernardo pala. Hello everyone! Take care! Stay safe and get well! Aloha! Aloha! Hi! Aloha! Taas ng taas. Dako, Diyos Mar Yosef. Kung kapo na wala akong gas isang araw na doon tuloy ako nagluto sa
sa rice cooker ko, pwede pala yun. No? Nagtinula ko sa rice cooker. No? Tapos saka ako nagsaing. No? Ayan. Ha? Yung DTI, ang sabi, pang-unawa. Nauulan ba yung pang-unawa? No? O mag unawain daw natin. Alin ang uunawain natin? Yung pagtaas. O, Diyos Mar Yosef. Kaya nga sinabi, SRA, suggested retail price. Suggested lang. O, eh kung nagsasamantala yung mga maninda, anong penalty? Eh, suggested nga. Diba? Nag-suggest lang sila. So, there is no, crime. Oh, paano magkakaroon ng crime yan? Kasi hindi mandatory. Kung mandatory, ha? Yan, pwede. Ha? Ang nakakatakot dito, yung mga old stocks ng mga paninda. Oh, kikita na naman yung mga tropa ni Joey Concepcion. Ha? Yung mga negosyanteng yan. Isamantalang na itong magkaroon ng nagkaroon ng COVID, sila nga yung nakalibre. Imagine ninyo yan. Hindi nga yung sinisita ng pulis, pinagbawalan niya ni Presidente. Oh, sino ba nalugi nung netong pagpasok ng pandemya? Oh, eh ako nga, isa pa nga sa biktima eh. Nagsarado yung akin restaurant doon sa Harrison Plaza. Oh, o di hindi ko napuna. Hindi ko pala nahuhulugan yung aking bank account doon sa video. Nako, Diyos Mar Yosef. Inabot ng 2 taon, oh, eh, nilamo ng penalty. Yung 5,000. Oh, kita na ninyo. Eh, baksak nga ho eh. Ang masakit kasi dito sa pandemya, sinabi, lockdown. MACQ, GCQ, MLQ. Ha? Sabi, tigil hanap buhay, walang pwedeng kumain, sa walang dine-in. Oh. Eh pag sinabi na lockdown, ano, katulad ngayon, di ba, lockdown? Oh. Eh, mauunawaan ka ba nung nagpapaupa? Yan ang pakialam ko kung nagsarado ka kasi lockdown. Wala akong pakialam dyan, magbayad ka ng renta, di ba? Yun ang hindi nakikita ng gobyerno eh. Paano yung matitinong negosyante na hindi kagaya nila Concepcion? Ha? Etong tropa ni Concepcion, dupang to eh. Dupang! No? Paano kayo nalugi? Eh, kayo nga, dadalwa lang naman ang halos kumita na itong pandemic na ito eh. Yung mga groceries. Diba? Yung mga company na yan. O ano pa? Yung nagbebenta ng gamot. Yan lang naman ang kumikita eh. Yan ang mabigat, hindi naiintindihan ng, ewan ko kung naiintindihan o ayaw intindihin. Sarado lang ng, ang alam lang, sarado. Tapos take out. Eh, saan kakainin ng tao yung tinake out? Lalo na kung nagtatrabaho. Ha, Sunny, good morning. Diba? O, eh, paano? Halimbawa, ang upa mo, 100,000. Meron kang restaurant. Ha? Halimbawa, ang upa mo, 100,000 a month. Eh, lockdown, sarado. Pati yung mall, sinarado. Paano kayo? O, hindi ka ba sisingilin? Naintindihan kaya ng gobyerno yon? Ayan. Yan ang mga, nako, Diyos Mar Yosef. Tapos, ha? Ano to? Eh, para ma-ano mo yan, yung olds, di, halimbawa, may grocery ka. Eh, ang dami mo pang tira na dati mong binili sa mura. Ibebenta mo ngayon ng mahal. Kasi, pwede na magpatong hanggang 2 piso eh. Yun ang sinabi, pinayagan niya ng DTI. Oh, anong tawag natin doon? Hoarding ba yan? Overpricing ba yan? Oh, yung new stocks, oh, kikita sila. Doon sa old stock, lalo silang kumita. Itong mga damuhong to, kala mo kung sinong mga magagaling. Eh ngayon, kung halimbawa nag-grocery ka ng worth 2,000,
to 3,000. Eh, ang mabibili mo nun, kung bumibili ka ng isang punong plastic, ang mabibili mo nun, kalahating plastic na lang. Imaginin mo isang sardinas, papatungan mo ng 50 centimos. Oh. Yung kape, oh, yung mga may hilig sa kape, uminom na lang kayo na mainit na maaligamgam na tubig. Huwag na ninyong lagyan ng kape. Mahal ang kape ngayon. Gatas, asukal. Naku, Diyos Mariosep naman. San naman na magnanako ang taong bayan? Wala nga eh. Oh. Tapos yung pagtatrabaho nila, 3 araw sa isang linggo para yung ibang kasama nila papasok na naman ng 3 araw din para pair na kumikita kahit konti. Eh kaso mo nga, tinaas na naman to. Oh, eh bakit hindi magtataas yung mga negosyanteng yan? Tumaas na naman yung, ang idadahilan yan, mataas din yung gasolina, mataas din yung diesel. Oh, anak ng tupang buhay naman yan, mga kaibigan. Tapos, mataas din ang toll gate. Oh, naunawaan ba ng gobyerno yan? Ha, Marisa Ladringan, good morning. Oh, eh kaya kayo, matuto tayong magtanim-tanim ha, konting banat ng katawan. Yung mga binibili natin botelya ng soft drinks, hiwain nyo yung mga kalahate, lagyan nyo ng tali, lagyan nyo ng soil, magtanim kayo ng kamatis, sibuyas, bawang, lahat, ha, pechay, oh, para nakakatipid-tipid tayo ng konti doon sa ating mga pinamimili. Yung mga hindi po, hindi ko makilala yung mga pictures ninyo, eh mag-PM po kayo para mabati ko po kayo. Ano? So, ayan ang hirap. Dapat pinag-aaralan yan, total, yung gobyerno. Laging sinasabi, pinag-aaralan. O katulad ng suggestion ko. Ang DOH, mag-focus kayo. Ha, i-check ninyo yung mga hospital na yan. Ilang ba ang rooms ng bawat isang hospital? Ilang beds? Ilang ba yung pang negosyo at ilan yung pang semay? Di ba? O eh, katulad yung kahapon, ang balita eh, 74% daw sa buong Pilipinas, ha? Ha? Loaded na yung ICU, yung intensive care unit. O paano ho yan? Eh, kompleto ba kagamitan ng mga hospital? Dapat sinetsik ho yan ang ating ano, DOH until na may pandemya, may pagkakataong kayong sabihan yung mga may-ari ng hospital, eh, huwag kang naniningil ng mahal tapos kulang-kulang ang gamit mo. Eh, yung x-ray machine mo, panahon pa ng gera mo binili, hanggang ngayon ginagamit mo pa. Eh baka mamaya, pagdikit ng taong nagpapa-x-ray, matetano pa. Diba? Tapos kausapin natin yung mga medical companies. Baka pwede nilang ipautang yung kanilang mga medical equipment. Ha? In how many years ang payment? Monthly o yearly? Ganon. Para matuto yung ating mga ospital, makaayuda sila, makatulong sila sa ating mga pasyente, hindi puro iniisip natin magkano natin i-charge. E ginagahasan ninyo yung pera ng ano, yung pera ng PhilHealth, yung perang nilagay namin sa PhilHealth. Ganun ho eh, mga kaibigan. So, ayan ha, pag sinabing SRP, suggested retail price. No? So ano magiging anong pananagutan ngayon nung nagtataas? Eh suggested nga eh. Oh. Para magkaroon niya ng crime, ha? Eh tingnan niyo yung overpricing, nagpatong ng 50 centavos, ginawang 75. 'Yon, tingnan ho natin 'yon. Kaya ang panawagan ng DTI, pang-unawa daw, mahirap namin kayong maunawaan pagka ganyan, lalo na tinaumpa ninyo, pandemic na, berpa. Ano yan, hindi na ninyo kami papayagan na magprepara para salubungin yung
yung pagsilang ng ating Panginoon? Over na eh. September, October, November, December, kapanganakan niya ni Jesus Christ. Diba? Oh. Papahirapan niyo talaga ang mamamayang Pilipino. Bakit naman kayo ganyan? Gamol. Oh. Dali, iinom muna akong kape. Gusto ko nervousin dito mga taon to. Oh, eh baka gusto niyo uminom ng tsokolate. Ito po, oh, ang sarap. Unbuilt Choco. Oh, napakasarap. 10-in-1. Oh. Tapos, kung mahilig naman kayo sa kape, Unbuilt Coffee. Ito po, oh. Oh. 8-in-1 naman ito. Organic na lactose-free pa. Ha? At anti-aging. Ayun, mga kaibigan. Ngayon, puntahan natin ng napakahalagang topic. May gera po eh. May gera po sa Pilipinas, mga kaibigan. Ha? Nag-aaway. Ha? Kaya nga, ang tanong eh, Pangulong Rodrigo Duterte versus Senado. Saan pupunta ang banatang ito? Ayan, ang tanong natin, saan pupunta? Ha? Sabi ni itong nga pala bago ito, namatay na po si ano ha, yung komedyante natin, si Mahal. Ha? Pumanaw na po siya. Kita ko ninyo kasi hindi nga lumalaki si Mahal. Nanatili siyang maliit. Pumanaw na po. At yung isang kaibigan natin, si Rex Cortez, ha? Nagpapagaling dahil meron po siyang liver cancer. So, i-include po natin sa prayer natin si Rex Cortez na masurviven niya, ma-survive niya itong liver cancer. Ano? At ang dami ng pumapanaw na itong panahon ng pandemic. Bawal, sabi ko nga, bawal mamatay ngayon eh. Kasi pagka namatay ka, halos walang makikipaglamay. Yung pamilya mo lang, yung kaibigan mo, kamag-anak mo, o yung mahalagang tao, hindi ka pwedeng puntahan. Good AM, Willie. Sorry, busy me yesterday. Birthday nga apo ko si Daphne Sarmiento. Oh, happy birthday, ya, Daphne. Oh, eto na. Ha? Nagbabakbakan at bumakbak na naman si Pangulong Rodrigo Duterte labang kay Ping Lacson at Richard Gordon. Oh, ayan oh. Ha? Sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ha? Dahil 'di ba na nagkakaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee dito sa overpricing ng face mask at face shield. Ha? At yung mga ibang pera hinahanap nila diyan sa DOH. Pinagpipilitan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang corruption diyan. Ha? Kasi itong si Richard Gordon, meron daw itong sinophobia. Ano? Sinophobia daw. Ha? Kasi galit daw to sa mga incheck. Ha? At sabi ni Pangulo, magpapayat ka, Gordon. Ha? Magpapayat ka, taba-taba mo. Nadidismay ang Pangulo sa taba mo. Si Gordon daw, tinawag niyang Tokaton. Ano ba yan? Tokaton. Yung tok. Ganon. Sabi naman ni Richard Gordon, ha? Ang dami. Bali, taktakan sila dito eh. Ha? Sabi ni Richard Gordon, pinapatawad na kita. Ha, Mr. President, pinapatawad na kita. Ha? Kung sa pagandahan lalaki, natitiyak ko na mananalo ko, sabi ni Gordon. At ang sabi ni Gordon, akala ko ba
galit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa korupsyon. Bakit pinagtatanggol mo yung mga tao mo? Tsaka yung mga kaalyado mo. Ngayon, tingnan natin kung sino sa kanilang sino sa parte na ito si Duterte o si Gordon at Lacson, kung sino ang tama ho sa kanila, ha? Ito po pa lang si dating DBM Undersecretary Christopher Lau, ha? Kaayuda pala to, ha? Kabarkada ni dating pangulo ani kabarkadahan pala ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di umano, ha? Yan yung dating DBM, ha? At pati itong sila Michael Yang, ha? Pinagtanggol din ni Pangulo na 20 taon at do sa larangan ng negosyo at nagsimula ito o nag-eminate ito sa Davao, ha? Ay, ang tanong nga ni Pangulo eh, akala ko ba we are inviting investor? Yun, ang sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh, inamin naman po ni Rodrigo Roa Duterte na siya daw ang nag-utos kay DOH Secretary na bumili ng face mask o face shield. Ha? At kung may problema si Gordon at Lacson, ang idemanda po daw nito, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nagsasalta si Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, bakit hindi ako idemanda ninyo? Ayun, ganon. Ha? Ito si Richard Gordon, may Chino phobia daw ito eh. At sabi niya, magpapayat ka. Sabi naman niya, ito si Lacson, ha? Iba ang hairdo. Anak lang to. O, pati Herdo, napakailaman na po. O, silaw ang na-corner. Ayan, o. Diyos Mariose po. O. Ha? O. Sabi niya, iba ang Herdo ni Lacson. Ha? At sabi rin niya kay Lacson, ay, anybody can demand resignation, even a sorbitero. You have no any ascendancy. Narinig mo na ba 'yon, Carlo Crisologo? Tapos dinali rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Amy Marcos, kaya daw pupunta nang punta kay Sara, nag-a-apply na Vice President ni Sara. Ang malungkot, naglabas din ng statement si Sara at pinabubulaanan niya yung nabanggit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala daw ganung usapan. Sabi naman ni Bongo na dahil nadadawit din siya dito, akala ko ba ayaw ni Duterte ng korupsyon? Ha? Sabi ni Gordon pala. Yan. Bakit niya pinagtatanggol at ang mga kaalyado niya. Yun. Ha? Sabi naman ni Duterte, pagka binabastos ninyo yung aking mga kabinete, ha? Pagbabawalan ko sila na umatin dyan sa Senate hearing. Pagka binastos daw yung mga kabinete, sabihin daw ng mga kabinete, tumaas ka ng kamay, taas tumayo ka. Pagtingin sa'yo ng mga senador, sabihin mo, uwi ka na sa kampo. Sa pag sinabi daw ng senado, you will be contempt. Iko-contempt kita, sasabihin daw ng kabinete, sige po, bahala ho kayo. Contempt me if you like. Parang ganon. At sabi ni Pangulo na hahanapan niya ng paraan kung paano niya kukunin ito mga makukontent na to. Ha? Sabi naman ni Gordon, dinidiscourage lang ni Pangulong Duterte umano ang Senado sa pag-iimbestiga. Ha? Ha? Sabi naman ni Duterte, ikaw Ping Lacson, matino ka ba? Ganon. Sige,
magsalita ka at mayroon daw siyang ilalabas na ebidensya sa susunod na press conference na gagawin niya. Kaganda, ano? Ang ganda ng nakikita natin sa Senado at saka sa Malacanang. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng tama? Ha? Elisa Patenyo ng Dagunoy Market, good morning. Sino yung isa na yun? Paki-PM mo nga ako para mabati kita. Sabihin mo, I'm watching. Hindi ko masyadong maaninag eh. Oh, katabi ni Mama La yung kanyang ano, yung kanyang litrato. So, ang nakita ko dito, bakit masyadong ipinagtatanggol ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte etong si Christopher Lau, saka itong, ano to eh, dalawa to eh. Sandali ah. Dalawa yan eh. Saka si Michael Yang, di ba? Bakit masyadong niyang pinagtatanggol? Eh, kailangan nun ng transparency, Mr. President eh. Sana wala, wag na tayo magpersonalan. Kasi, eh, naglabas ng findings yung COA, hindi ho ba? Naturalmente na mag-iimbestiga. Ngayon, in fairness kay Rodrigo Roa Duterte, doon sa mga senador natin, ipakita ninyo sa bayan kung paano kayo magiging disciplinarian. Hindi ho yung nambabastos tayo. Eh, napuna ko rin yan eh. Talaga noon sinasabi ko na eh. Pagka nag-iimbestiga, eh sabi sa batas, until proven guilty. Diba? Inosente pa yan eh. Kung ginigipit mo at hinihiya mo yung iniimbestigahan mo, parang ang sagwa. Diba? O, eh, kahit ba magaling na investigador si Miriam Defensor Santiago, yung mga ganyang bagay kasi, dapat hindi tayo nag-i-intimidate, no, na magalit. Ini-intimidate po para mapikon, ganon. Eh, minsan hindi nakapapansin ng ating mga senador at ng ating mga congressman na nakakabastos na sila. Yun ang sinasabi naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kaya lamang, in fairness naman sa mga senador, no, katulad ni Richard Gordon at ni Ping Lacson, eh, yung mga banat ni Pangulo, dapat walang personalan. Eh, ano ba naman kung mataba si Richard Gordon? Tapos sasabihan natin na Chino Pabia. Ha? Tsaka Tokaton. Diyos Mar Joseph naman buhay ito. Kasi pagka gano'n ang mga salta natin, parang hindi naman tayo presidente noon. Diba? Eh, kailangan eh. Kasi, kung halimbawa, walang bahid na korupsyon, pero may mga pagkukulang sa serbisyo, makukurikuri niya ng Senado eh. Oh. Kasi, the way I understand, katulad nitong mga medical worker natin, kasama yan sa doon sa bayanihan to. Ano? Eh bakit nawala yung budget ng mga nurses at mga medical worker natin? So natural sisilipin at to, talagang i-scrutinizing yan ng Senado. Di ba? O? Kahit tanong mo kay Elisa Patenyo yan. O tanong ninyo kay Mama La yan. O kahit kay Carlo Crisologo. O kay Sunny. O. Di ba? Kasi bayanihan to. Ito ang mga panggastos. Ito para to dito, para to dyan. Para, o. Eh, ang nakikita o palang at ang nilalaylay ng Senado dito, yung overpricing ng face mask tsaka face shield. And at the same time, yung
ipagtanggol mo si Francisco Duque, eh, para sa kaalaman ng ating Pangulo at sa kaalaman ni Duque, dapat alam ni Duque na kahit na sino diyan sa loob ng DOH, ha, diyan sa loob ng PhilHealth o diyan sa FDA, ha, eh under ng opisina mo yan, di ba? Pag may nagkamali dyan, ang tawag ho doon, hindi lang yung nagkamali ang dapat madiin dyan. Ha? Command responsibility yan, nung head. Sino yung head? Ha? Si Pangulong Rodrigo, si Pangulong Rodrigo. O, kahit na si Pangulong Rodrigo, mayroon ding liabilidad dyan. Ha? Kahit na si Francisco Duque, dahil siya ang head eh. Di ba? Tama po, style ni Pangulo na bumabanat siya ng personalan. Style unbecoming ng pinakamataas na pinuno ng bansa, sabi ni Pilisa. Ayun, si Pilisa pala yun. Kamusta po, Madam Pilisa Malibiran? Ha? Maganda yung sinabi niya. Eh, style nga ng Pangulo yung bumabanat siya ng personalan. Katulad yung tawagin mong Tokaton. Tsaka Sinopobria. Oh, tapos si Ping Lacson, tawagin mo na bagong hair, yung herdo mo hindi na nagbago. Oh, eh personal ho 'yun eh. Oh, eh tsaka sasabihin naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan eh, joke only. Ay, naku, Diyos Mario Joseph. Sabi ko kanina, inom akong kape, nakalimutan ko. Sandali lamang po. Sarap. No, Diyos Mario Joseph. Unbill copy, mga kaibigan. Oh, kung issue for issue, halimbawa ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Senado. Senate or Senator Richard Gordon and Senator Ping Lacson, would you please, ha? Huwag niyong babastusin yung akin. Huwag niyong babastusin yung kabinete. Itama lamang natin yung proseso ng investigation. Di ba? Kasi yung personal lang ganyan eh, pagka nagkakaroon ng intimidation at nag-react naman, buti mabait ang salta ni Gordon. Ha? Pinapatawad ko na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dumunggol din ng konti. Pinapatawad ko na kayo kasi kung pagandahan lang ng pagkalalaki, mas magandang lalaki ako, sabi ni Gordon. Ini-imagine ko tuloy yung mukha ni Mr. President eh. Sino po ba kamukha ni Mr. President na artista? Baka pwede nyo akong bigyan ng tip. Pwede nyo i-PM po sa akin. Oh, magandang lalaki ba si Gordon tsaka kesa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa palagay ninyo? Pakitext nga ninyo. Gusto kong makatanggap ng reaksyon buhat sa mga manonood natin. Oh, kailangan matiwasay yung investigasyon sa Senado. At sinabi, pinaninindigan ni Gordon na come what may, kahit anong mangyari, tuloy ang investigasyon. Ayun. Ang tinitignan pa lang ho nila yung overexpending dun sa o overpricing dun sa face mask ano tsaka sa face shield. Pero nananawagan ako sa Senado tsaka sa Kongreso. Ilantad nga po ninyo nga sa publiko. Ano po ba nakalaman doon sa bayan ni Hanto? Oh, ilantad doon natin sa bayan para ma-scrutinize natin. Tama ba gastusan dito? Ha? Tama bang gastusan dito? Kasi katulad public hearing, pinagtatalunan nila yan eh. Sabi ng Pangulo, bakit ba pinag-iinitan ninyo yung mga tumulong sa akin? Kahit ba mag-payback ako sa kanila eh. Tumulong yan sa akin eh.
eh bakit kayo? Wala bang tumulong sa inyo? Hindi ba ninyo sila tinulungan? Oh, yung ganun, even though na nagtumulong sa iyo, eh tingnan natin sa parehas na, na pararaan, sa in terms of pabidding, ha? Mas mababa ba talaga yung mga nagbid yan dyan sa usapin ng face mask saka face shield? Yun. Nagkaroon ba ng tamang bidding yan? O baka napaburan nga lang yung mga tumulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Eh, sinasabi rin naman ni Pangulo, eh kahit kayo may mga tumulong sa inyo, eh huwag nyo sabihin sa akin na wala kayong binigay na pabor dyan o payback. O, sige, magsalta kayo. At sa susunod na press con, ibubulgar ko rin tong hawak ko laban sa inyo. Oh, eh baka may alam si Pangulo na mayroong tumulong sa mga senador na ito at nag-payback na rin siya. Ganon. Kaya ayaw ni Pangulo na nasinisilip niya yung mga kaalyado niya. Pero ang hinahanap naman po ng Senado, tama ba yung procurement system na ginawa dyan? Oo naman, malayo ang itsuras siya na hinirang na chairman, so with honesty, he is doing his job. Hindi, ang tanong ko, ano, sinong tingin ninyong magandang lalaki? Si Gordon o si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kasi, doon sa honesty, to his job, eh, kita naman natin, both parties, merong honest, merong dishonest, ano, yung unang sinabi, sabi, malaking ang taba mo, xenophobia ka. Sabi naman ni Gordon, pinapatawad na kita, ha? Mas maganda, kung pagandaan ng lalaki, mas magandang lalaki ako sa iyo. Yun ang gusto natin marinig. Ano ba reaksyon ng taong bayan dyan? Katulad yun. Kasi alam mo ninyo, pagka yung tumulong tayo sa kapwa natin, hindi natin dapat, kung nag-payback ka, hindi mo na dapat pinagkakalandakan sa sambayanan yun eh. Katulad yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kaya pumupunta si Amy Marcos kay Sara Duterte dahil nagsisipsip umano na nag-a-apply na maging vice president ni Sara. Tapos pinabulaanan mismo ng anak. Hindi nakakaintindihan. Mababaw ang sagot ni Pangulo sa ganun palang laban. Paying back sa naitulong sa kumpanya. Oh my, OMG. Ano ba yan? yan. Talagang ganun, ano? ngayon, kung napupulaan ng Pangulo ngayon, dapat gumawa po ng kabutihan si Pangulo para bumango ka, ha? Para sa darating na eleksyon, manalo ka. Kaso, yung ganyang bakbakan, nakakadiskaril, nakakadismaya, di ho ba? Walang mamimithat po eh. Kung iniimbestigan tapos hindi mo papaatinin sa Senate, Diyos Mariosep. Ibig sabihin yan, may tinatago ang gobyerno o ang Malacanang. No? So, I'm hoping that even the president of this country, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, or Senator Gordon or Lacson, walang magiging hard feeling sa akin, ano? Kasi maliwanag lang naman, pinapaliwanag natin sa tao. Ano ang sinabi ng Pangulo? Ano ang isinagot naman ng part ng Senado? Yun ang tinatalakay natin. Pero
Kasi habang pinagtatanggol ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong mga katulad nila Christopher Lau tsaka yan si Michael Yang, ano, parang ang lumalabas niyan, pinoprotektahan niya dahil nakatulong sa kanya itong mga taong ito. Hindi po masama na mag-payback o magbayad sa tumulong sa atin. No? Kaya lamang, sa parehas na pamamaraan, ha? O, mga kaibigan, kasi pagka ganyan ho ang ano, ako, matatakot na akong sumuporta sa isang kandidato. O, pagka ganyan. Eh, meron nga akong politiko kahit na nakatulong ka eh, pagka nakaupo na eh, bigla kang iitsipurahin eh. O, anong tawag mo doon, di ba? Garapata. Pag nung tumatakbo, kala mo ko sino matitino. Pero nung nakatulong ka na, nakalimutan na rin yung tinulong mo. O, di ba? Yun nga, malayo ang itsura niya kay Presidente. May dating si Gordon sa lahat ng bagay. Personalidad, knowledge, at achiever. O, tama. O, yung mga DDS, baka gusto nyo sumali. O, paano nyo ipagtatanggol si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Pwede kayo mag-text, sabihin ninyo yung mga gusto nyo sabihin para mahimay na natin tong ano, netong mga isyong ito. Pero alam ho ninyo, ang panawagan ko sa Senado, ha? And I'm supporting Richard Gordon on this matter. Ha? Huwag silang titigil hanggang may pagkakataon. Ha? Imbestigahan lahat yung may mga delinquency, ha, na sangay ng gobyerno. Kasi kung san-san na nga ho nangungutang tong gobyerno natin eh. O katulad na itong COVID pandemic na to, tsaka itong Delta, nang lilimos na naman kayo sa ibang bansa, eh, Diyos Mariosip naman, oo. Tapos hindi nga naipabahagi. Eh, ito, katulad nito, ang liwaliwanag, oh. Binigay ninyo yung SRA. Ha? Doon sa SRA pa lang, eh, bakit merong nabigyan? Bakit merong hindi nabibigyan? Ha? Hindi kay Gordon kahit mababa ka, andoon, kilala ka pa rin. Oh. Ganon. Yung pagtulong sa kapwa, lalo na doon sa mga supporter ninyo, walang problema yan. Kailangan lang idaan doon sa tamang bidding. Ha? Tapos, yung pag-iimbestiga, talagang nananawagan ako kay Senator Gordon at kay Lacson, 10 ng ating mga senador. Huwag unin yung tantanan. Tuloy-tuloyin natin ang investigasyon. Kasi, kung nalaanan ng budget yung mga ipinangako sa mga medical workers, sa mga nurses natin, bakit hindi ho napabigay? Kung hindi pa nagsiwalat ng pagdududa ang COA, eh, hindi pa malalantad itong SRA na ito. Yung iba kasi tutulong dahil may vested interest. Sabi naman ni Crisologo, weather lang yan. Wait na lang sa weather, ala naman sila magagawa, di na pwede. Rally, madadampot lang at makakasuhan pa ng insurgency. Lahatin na natin ang mga politiko. May mga kanya-kanyang baho yan. O yan, siguro baho yan. Insurgency, lahat-lahat ng may mga politiko, may mga kanya-kanyang baho. Sino wala? Sabi ni Pangulong Rodrigo Roa yun. Ha? O ako, meron akong supporter, kayo wala? Excuse me. So, ang tumpak na oras, alas 8:45. Maaari po ba hanggang alas 9 bilang ako ngayon dahil may appointment po ako. Ha? Malilate kasi ako.
at pilitin natin na mapunuan ng hanggang alas 9. Ano? So, katulad yan, bayanihan 2. Ilang daang bilyon ba yan? Nilabas na naman ng Kongreso at Senado. Di ba? Oh, maganda nga yan kay Rodrigo Roa Duterte. Nakita niya na may mga unused funds. Ha? Binigyan ng pondo, pero malaking pondo ang hindi nagamit. Oh, yan yung mga, yan ngayon yung mga ibang pera na ginagamit doon sa pagkukulang nitong pandemya. Ngayon, doon sa bayanihan 2, kasama ba dyan yung mga pinangako ng Pangulo o ng Malacanang patungkol dito sa SRA, that meal allowance, transportation allowance, at accommodation? Eh, bukod doon sa SRA yan, ha? Oh, ang dalawa nga tanong ko dyan eh. Doon sa SRA, bakit merong nakikinabang at bakit merong hindi pa nakikinabang? Kasi kung hindi totoo yan, hindi ho mag-a-aklas yung ating mga medical worker eh. O, ngayong araw ngayon, ha, nationwide, mag-aalsa ang ating mga medical worker. Eh, nakakatuwa nga po yung mga medical worker natin, tsaka yung mga nurses eh. Ha? Lalabas lang sila ng kanilang tanggapan doon sa oras ng ano, ng kanilang free time. Halimbawa, lunch time, ganon. Snack time, ganyan. Dinner time. Eh ngayon, merong nationwide na pag-aaklas ito po mga kababayan natin ito. Ano mga problema dinadala nito mga to? Unang-una, may mga ilang hospital na padalahan na ng DOH, no? Ng kabayaran. Pero mas marami pa rin yung hindi napadalahan o nabayaran. Oh. Ngayon, sabi nung mga nakatanggap kami, okay. Pero it is not mean na nakatanggap kami, hindi namin susuportahan yung mga mag-aaklas ngayon. We are supporting all medical workers, nurses, ha, na mag-aaklas ngayon, sabi nung mga nakatanggap. Bakit po? Eh, bukod sa kulang pa yung SRA, eh wala pa rin daw doon yung meal allowance tsaka yung transportation allowance at accommodation. O, paano naman daw po yun? O, eh ang alam ko, meron pa nga kayong pwedeng pagkuna ng ano eh, salapi eh. Kung sinasabi ng Malacanang na wala ng pera, meron pa ho. Sandali ah. Makikita ko dito yun eh. Alam ko na itala ko na yun eh. Saglit lamang po. Meron eh. Eto, nasa DBM oh, 27 pondo natutulog, ha? Tulog na tulog, mahimbing na mahimbing, ha? 27 billion na andyan sa DBM, yung procurement service at doon sa yung PITZ, oh, 29.7 billion ang natutulog dyan. Eh, baka pwede na natin pakialaman, ha? Para tuluyan na natin mabayaran yung mga, ano, yung ating mga worker. O, oh, di ba? Kasi, meron nga ho silang hinahabol na ano eh. Ano, anong sabi nun? O, oh, meal allowance, transpo, at accommodation. O, oh, eh, yung iba nabigyan na SRA. Ha, special blah blah to. O, allowance. Diba? O. Yan. Kaya, alam mo ninyo hanggang nakahambalang ang Senado sa pag-iimbestiga, may mga iba't iba pang lalabas, eh, sisingaw. Ho? Alam ba ninyo na doon sa SSS, ha? Yung mga matataas na opisyal doon, sumisweldo daw ng 3 milyon buwan-buwan.
Grabe, no? Oh, eh, paano nakakasweldo to ng 3 bilyong mahigit sa isang buwan? Tapos ang mamamayan naghihikahos. Tapos yung mga claimer, yung mga claimants, hindi makakuha at ang daming proseso. Kailan kaya tayo magkakaroon ng pangulo na talagang ano, sincero? Ano? Kasi ang hirap pagkarag yung pangulo na eh. Ha? Meron nga dyan. Tinulungan mo na. Na hindi ka nga matulungan. Eh, magaling si Presidente. Kung nakatulong to sila Christopher Lau at to sila Michael Yan. Ha? Eh, nag-payback si Pangulo. Eh, buti pa yan, nag-payback. Di ba? Meron nga dyan eh. Hindi pa masyadong mataas ang position, tinulungan mo. Kakaperanggot na nga lang yan na itulong mo, hindi ka pa tinulungan. Oh, paano naman yan? Kaya mag-iingat kayo sa pagtulong sa politiko. Kasi may mga politiko po, mga kaibigan, ha? Nagkakaroon ng amnesia pagka nanalo na. Nakatanghod ka na daw sa opisina para wala pang nakikita. Aaya-ayain ka lang na magkape-kape. Diyos Mariosip na buhay, no? Masakit sila sa ulo. Walang kita. Paano mo sasabihin na walang kita? Eh, panay ang party, nakikita mo. O, nakikita mo kung kani-kani, kung sino-sino mga pinakakain. Ha? Nagpapaparty pa. O, ang kakapal ng muka. Diyos Mariosip na buhay naman yan. Eh, dapat magiging parehas tayo sa tao. Kaya nagkakaroon ng discouragement, ha? Oh, para kang ito, ha? Kaya nga sabi ni Pangulo, ha? Yung mga tumulong sa akin, kung tinutulungan ko sila, wala na kayong pakialam, ako presidente. Oh, 'di ba? Ganun talaga. Oh. Kayo, wala bang tumulong sa inyo nung tumakbo kayo nung namulitika kayo? Hindi ba ninyo binibigyan ng payback yung mga tumulong sa inyo? Oh. O yan, may ilalabas daw, Ping Lacson. Anong masasabi mo dyan? Oh. Maiba lang for added info, PWD po, PW ba tayong manawagan sa pamunuan ng Bacoor, Cavite? Ipaalam lang po na nagkalat ang mga badyaw po sa Bacoor, lalong-lalo ng diyan sa main intersection sa may Saint Dominic, ha? Saint Dominic mapatapat sa police station. Sobrang dami. May mga sanggol, pangbitbit, mga batang matatanda, ang dami. Oh, sabi ni Carlo Crisologo, dyan sa Bacoor. Eh, huwag na ho kayo magtaka. Malapit na eleksyon eh. At dun sa Molino, Daang Hari, ang dami din po. Oh, yung mga badyaw natin, nagugutom din po yan eh. Eh, dito sa Patag eh, ang dami naghihikahos. O, katulad nitong ayuda, ang dami po, nabuisit na, hindi na kinuha yung kanilang ayuda. O, sabi naman nung DILG, sabi niya doon sa mga LGU, yung mga nakikiusap na hindi pa nakakatanggap, at wala sa listahan, bigyan na rin. Oh. Hanapin muna yung mga dapat maka-avail at kung hindi na makikita, pagbigyan na rin din yung mga talagang nag-abang. Ayan. Magkano yan? Ang estimate ko dyan, yung sa ayuda na yan, nasa na ba yun?
89,000 to eh. No? Kunting 4,000 to, 356 million yan. No? Kunting 1,000 lang, 39 million pa rin yan. No? Ito yung mga 39 million ha, sa tigi 1,000. Itong 89,000 na to, sa tiga 4,000, 356 million. Eh baka napunta lang yan kay chairman. Tsaka kay ano, kay kagawad. Oh. Eh yung DILG, alam ko matino yan eh. Oh, matino yan. Ha? Kaya tingnan natin kung paano pa tayo makakadiskubre ng mga natitira. Eh huwag kayong manghinayang ibalik. Ha? Dahil katulad nito, 27 billion. Ha? 27 billion na katiwangwang natutulog. Oh, nakanganga pa daw, humihilik-hilik pa eh. Oh, diyan sa DBM, ha? Galing yan doon sa procurement service at doon sa PITC. Oh. Baka pwede natin idagdag yan doon sa pangangailangan ng ating mga medical worker. Po, mga kaibigan, eh, may 3 minuto na lamang po. Talagang hanggang alas 9 lang ako, pero parang awa niyo na. Bukas ko itutuloy at talagang may commitment tayo. Ano? So, yung isa pa natin panawagan, ano, dun sa ano, sa Bohol, o mayroon pong gumuho doon, ano, kinakwari dyan sa Bohol. O, eh, natabunan yung tatlong pamilya. DPWH, tsaka, Department of, Environment and Natural Resources. Pakicheck na po ninyo ito. Sana, Mr. President, magkasundo na kayo ng Kongreso at ng Senado. O, wala bang impeachment dyan, Mr. Gordon? Wala bang impeachment? O, yung mga tiga Bacoor Cavite po. Sino bang mayor ng Bacoor Cavite? Si Lani ba yun? Lani Revilla ba yun? Ha? Pamunuan ng Cavite, Bacoor Cavite. O, ang dami daw po nagkakalat ng mga, nagkalat dyan mga badyaw. Ha? Nasa tapat pa mismo ng police station, oh? Pati sanggol bit eh meron tayong COVID-19 pandemya, oh? Kahit doon sa Molino, diyan sa Daang Hari, ano ba naman 'yan, mga kaibigan? So, sana po mga kaibigan, dito po sa pagpasok ng unang araw ng Ber, ha? Isa-isa, padalwa-dalwa, ha, pilitin ninyong bumili na. Halimbawa, kung meron kang sobra, bumili ka na ng corn beef. Ha, pag wala, di wala. Pag meron ulit, bili ka na naman ng another isang corn beef. Paisa-isa, oh, tapos nagkaroon ka ulit ng pera, bili ka na agad ng isang latang fruit cocktail. Ganyan. Para meron tayong konting pagdiriwang kahit na tayong magkakasama ng pamilya. Excuse me. Ha? Para meron tayo magiging sama-samang pagdiriwang sa pagsapit ng Pasko dahil Ber month na po ngayon. Ha? At kaya ba natin patawarin tong mga demonyo dyan sa nagtataas ng gasolina at dito sa dito sa DTI na pinayagan magtaas ng price ng commodities. May panawagan pa, pasyalan po natin yung Eras 2 at may promo po doon. Oh. Ay, alam mo ba ninyo na napakasarap ng ramen? Ha? Nakatikim na ba kayo na masarap na ramen? Na affordable presyo? Ah, Diyos Mario Sir. Napakasarap po. Along Orosa at Corner Malbar po yan, mga kaibigan. Ha? Kain kayo doon. Meron po tayo dyan mga iba't ibang klase ng mga Japanese food. Ay, Hanedet Pinas Cosas ng Canada. Good morning.
Thank you for watching. Sa lahat po ng nanood ngayon, ano, magandang umaga. Sa aking commander, ngayon eh, nagpapaano yan eh. Siguro kaya hindi siya nakakapag-text ngayong oras na to. Dahil nagpapa-blood camp po ngayon yun, araw ng blood camp niya ngayon. Sana maganda ang mga result. Ano ho? Sa inyo pong lahat, paumanhin at meron lamang po tayong lakad. Hindi po tayo makakabuo na hanggang 9:30. Sa bukas po muli at pipilitin natin na tumalakay ng mga mahalagang issue at nananawagan tayo sa Malacanang. Huwag na ho kayo magbalay taktakan ng Senado. Magsuportahan na lang po tayo para sa kapakanan ng mamamayan. Dahil kailangan po namin malaman tama ba ang paggastos ng ating pamalaan. At sa lungsod ng Maynila, marami kaming vaccination place. Tuloy-tuloy daw po ang serbisyo sa pagbibigay ng bakuna. Sa inyong lahat, maraming. Oy, Lourdes Boulevard! Nakikinig siya si Lourdes. How are you? Diyan sa Lourdes Mansion. Sorry, hindi ko napansin yung message mo. Good morning po. Maraming salamat. Payat ka na ba, Lourdes? Joke lang. Ako po naman ang inyong kaibigan. Tingnan ninyo. Gwapong gwapo. Oh, Diyos Mariosef. Ayun, nakita ko ng picture ng aking may bahay. Si Maureen at Bingkula Espiritu. Kailan ang labas ng blood camp? So, okay po, sabi ni Lourdes. Maraming salamat at meron lamang po tayong appointment. Magpapaalam na po ako bukas pong muli. At medyo, hindi naman ako inaantok. Mukha lang ako inaantok. Sa kabusugan po ito. Napakasap ng almusal ko eh. Secret. Sa inyo po lahat, maraming salamat. At patnubayan po tayo ng poong may kapal. Thank you. I love you. I love you all.